Gaano mo nga ba kamahal ang iyong bisikleta? Handa mo bang iwan ang iyong malambot na kama upang sumama sa kanya? Kung oo ang sagot mo, tara, samahan niyo ako sa Philippine Loop Adventure na ito kung saan maipapakita ko sa inyo kung paano nga ba kami natutulog sa daan, paano kami kumakain sa lansangan, at kung gaano kababait ang sambayan ng Pilipino na handa ka pa ding tulungan kahit makasalubong mo lang sila sa daan. Bunor nagadigardigar. Ikaw nga. Bunor nagadigardigar. This is Lem Official at samahan niyo akong ikutin ang buong Pilipinas gamit ang ating bisikleta. On our last episode of our Philippine Loop, ay nakita ninyo kung paano tayo pumasok sa rehiyon ng Bicol. Maghapon tayong nagbisikleta but we ended up here at Barangay Hall ng Ragay. Kung paano yung nangyari, siguro panoorin nyo na lang sa ating previous episode ng ating Philippine Loop, yung nagpop-up dyan sa taas. Good morning mga kabatak, so kumusta kayo? So this is our day 6 of 100 sa ating Philippine Loop. Ngayon dito lang tayo natulog sa Barangay Hall. Ito parang space lang to, nandiyan mga bike namin, si Dan naghamok dyan. Ako naman nag-inflatable lang dito, ayan, natupi ko na eh, hindi ko na napakita. Nakalimutan ko na mag-video. Ngayon nagluluto ako ng ulam, ayan, makikita nyo dyan, may mga bawang, sibuyas, hanggang mga gulay-gulay. So, ito babaunin namin, almusal tsaka baon na din para, syempre, may pagkain tayo sa daan. So, ayun lang, update ko kayo maya-maya. Okay, all set na tayo mga kabatak, toothbrush na lang, paalis na. 7:40 AM mga kabatak, nag-ride out na kami. So ang ruta natin ngayon ay Sanaga lang, medyo tinanghali, pero okay lang dahil malapit lang naman. Mga 60-70 kilometers lang ang ruta natin. Ang agang almusal na ahon. Actually, pangalawa na to kasi nasa highway na tayo. Kanina umahon na tayo din sa Welcome ng Ragay. Ngayon, pangalawa na to. Ay! Ang ganda din ang kalsada dito sa Ragay. 4 lanes tapos may shoulder pang isa. Kaya hindi nakakatakot dumaan, hindi ka pipinapinahan. Kaso, ang kaibahan, mainit naman dito. Sobrang init kasi nga winidening na yung kalsada, so mainit na. Nandito na tayo sa unang barangay ng Lupi. Lupi yata, Lipa. Lipa pa na, Lipa. Yan, ahon-ahon dito pero mga rolling hills lang naman yan. So yan, oras natin 8:51 AM. Ewan ko na lang kung kaninong jowa to, basta sobrang laki. Kung kanino man jowa to, paki-pick up na po siya dito. Wala, joke lang mga batak. Kabukiran na to. Sobrang ganda, probinsya-probinsya. Yan. Kaso mainit, as in, mainit talaga. Yan, pero padyak pa din tayo, oras natin, 9:09. Andito na tayo ngayon sa bayan ng Sipokot, mga 1 kilometer na lang mismong bayan na, pero may biglang bago ng ruta. Imbis na hanggang Naga lang, magiging hanggang Ocampo tayo kasi may resort tayong tutuluyan sa Ocampo. So ganun, bigla-bigla nagbabago yung plano, kaya hindi din talaga rekta-rekta. So from scratch na kagabi ay natulog lang tayo sa waiting shed or barangay hall. Ngayon naman, resort ulit. So, ganun lang. Magiging masaya ito mga kabatak. Oras natin, 9:57. Yan, sobrang init. Init dito sa Bicol Gateway. Gateway to heatstroke. Welcome to Ligmanan. Boundary na pala ito ng Ligmanan mga kabatak. So, yan, Ligmanan na tayo. Bubungad sa'yo ang ahon dito sa Ligmanan ah. Ganun talaga, ahon muna bago sarap. Thank you.
Yun o, oh, kain tayo ng buko salad na ice candy dito kay nanay sa tabing highway lang. Dani ka, laspag na din. Grabe mga batak, sobrang init. Pag humihinto kami, kukulimlim. Pagka nagbabike, sobrang init. Grabe. Yan. Yung mga bikes natin. Huw, init. Oras natin, 10:25. 1 hour pa, mag-lunch na kami siguro. Ang hahaba ng ahon, may siko na naman sa harap. Galit tayo dun. Huw, tapos mainit. Tapos masigip daan. Pero tiisin na natin. So, pag dumiretso, bayo ng Sipokot. Kapag kumanan dito sa kanto, papunta yan ng Naga. So dyan tayo sa kanan. Kaliwa pala to, may pakaliwa. Ayan. Dito yung Naga, tapos may yung kaliwa si po, tsaka Daet. Inet. Ayan mga kabata, kuminto muna kami dito sa tabing highway. Sobrang init, tignan nyo yung kalsada. Tapos yan, may upuan dito kaming nakita. Thank you Danica sa pagtagis. Ayan, so may nakita kaming upuan dito. Dito na kami kakain, tas makakatulog. Kasi malamig dito eh. So hopefully maya maya, kumulimlim ng konti. Ilabas na ang ulam, ilabas ang tuyo, kamatis. Tapos binuksan natin to, makakakita tayo dito ng kanin na may itlog. O, diba? Tapos yan, eto, alamang, tsaka bagoong. O, buhay, kalsada 101. Alam nyo ba kung bakit galing yan dyan? Umihi yan! O, ayan, buhay, kalsada 101. Technique. Nakalang sa medyo ano. Saan? Sakit. Sa? Mga ganyan. Mga ganyan? Medyo damuhan. Pwede ka na umihi doon. Buti hindi tumutusok-tusok dyan. Okay lang. Make flowers bloom. Girl, you make your stars to life. Na 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 na. Hugasan natin. Hindi ko pala ito nahugasan. Sayang. Nay, makisilong kami na ya. Thank you po. Yan, no? Buhay Kalsada 101. Ganito ang magiging buhay natin sa loob ng 3 buwan. Parang kaming naglayas eh. Parang nagtampo sa magulang tas umalis eh. Hindis na sarap ng tulog ko sa bahay. Init na init ako dito eh. Itlog! Wala kaming makitang ano eh. Red egg. Parang ano pa daw. Monday pa daw dating ng red egg dito sa probinsya na to. Kaya... itlog na puti na lang, di ba? Mahalaga itlog. Mahalaga itlog. You make flowers bloom. Yan o, sarap o. Ah. Salukuyan tayong kumakain. Yung alam mo yung kahit hirap na hirap ka pumadyak, pag yung carrots mo bulaklak. Bulaklak, sarap kainin. Ayan, dito lang kami, chill lang. Tapos matutulog kami saglit. Ano masasabi mo? Sarap. Sino? Luto. Yung nagluto. Ganito yung buhay, simple lang. Pero yung simple kasi minsan yun yung masaya eh. Simplicity is the key. Di ba parang yaan siya? Pasimplihan ng buhay. Pasimplihan. Yeah, pasimplihan, hindi parang yaan, di ba? Tsaka tandaan nyo, ang mahalaga naman masaya ka sa ginagawa mo eh. Kahit ganito lang buhay namin for 3 months, pero okay na din kasi gigising ka sa iba-ibang probinsya, makakasalamuha ka, iba-ibang tao, makakatikim ka ng iba-ibang pagkain sa iba-ibang probinsya kahit di naman mahal. So ganun yung buhay namin, di ba? So 3 buwan tayo magsama-sama sa channel na to for daily vlog.
natin mga kabataan ko, oras natin 1:10, mag-ride out na kami papunta ng Ocampo. So kumulimlim na yan. Yes, mag-lipstick pa yan. Walang pangkain pero may pan-lipstick. Diyan lipstick. Kailangan to para maging ano, hindi mag-dry yung lips natin. Weh, ba't parang mas mapula pa yung lips ko kaysa sa'yo? Eh di ko na. Yan, kumulimlim na, dapat i-glip muna kami mga 2 p.m. to 2:30 sana. Pero dahil kumulimlim, papajak na kami. So ayan, bago lumabas yung araw, papalabas na. Pagpasok namin ng Pamplona, nagsimula na yung ambon, umambon na. Yan. So, huwag naman sana lumakas, pero maambon na. Wee! Galing sa sobrang init ngayon, ambon, ulan. Ayun no, parang umuulan nga dun sa Gawidon eh. Ito na mga kabatak, bayan ng Pamplona. Hindi ko alam kung saan yung daan dito eh. Kung diretso ba o kakanan, malalaman natin. At ayan, nandito tayo sa bahay ng Pamplona, tapos suminto kami saglit dahil may subscriber daw si Danny dito. Hello guys! Welcome to our channel! Buhay na buhay! Dito tayo sa mismong kanto, may gasoline na tapat na Petron. Parang ang sarap bumili dito, oh. Yan. Okay yun si ate. Harap, grabe. Masarap talaga ng libre. Kain ka lang. Sagot ni Madam yan. Oo. Sagot niya. Yun, oh. Dito sa Pamplona. Ito to, tabi to ng Andox, Jokes to Go. Kung wala kayong pan-Andox, walang pan-Jokes to Go, di ba't kayo dito, di ba? Ganun lang yun, sarap-sarap dito eh. Makaisa tayo, Tay. Madam, matagal ka na nagtitinda dito? Yes, matagal na po. Ilan taon na? Year 2000... Ano kayo, 2020. 2020, matagal na, ano? Okay naman, ang mura ng tinda mo eh. May mga 5 pesos pa ngayon, no? 5 pesos. Ay, lahat nagpe-prepare niyan. Oo, kami dalawa. Nag-i-stick-stick? Oo, kami dalawa nag-i-stick. Grabe, ang trabaho niya, no? Eh, mamamalengke ka pa eh. Mamalengke. Hugasan mo pa. Siya nakapagano niya, tapos ako sa preparation. So, hati, sosyo kayo ni Madam. Kami dalawa. Kambal kasi kami. Talaga ba? Kambal, pero dalawang taong bago nilabas yung isa. Tawag dito? May ahon ka dyan. Yun, nakadami kaming barbecue. Nakailan ka? Mga limang stick ata. Limang stick, huwag ka nga. Mga ano yan, sampo, ganyan. Tapos ako mga ano, mga walo. Thank you po ah, salamat sa Unlimokbang. Thank you. Grabe, sobrang legit na masarap yung barbecue nila doon. Oo, ang sarap as in. Ang sarap niyang balikan, di ba Dan? Yan, salamat. Salamat sa Atienza family sa mukbang ng barbecue nila. Ito all you can. Yan, medyo hindi na lang kami nakapagtagal pero salamat po. At ngayon naman ay makulimlim na, papasok na kami ng Naga. Mula sa sobrang init, ngayon naman ay sobrang lamig, umuulan. Umuulan na dito, panaga na to mga kabatak. Oras natin, alas 3 ng hapon. Pagulan naman na kasi talaga. Makikita nyo umuulan, pero hindi kami tumigil sa pagpadyak kasi nga malakas loob namin dahil ang gamit nating bags ay LD Gears. LD Gears is a waterproof bag. So, kampante kami na hindi mababasa ang mga damit at mga gamit namin sa loob. Yan, LD Gears, pwede kayo mag-order sa ating Shopee. Ganda oh. At LD Gears, or PM nyo lang sila sa Facebook page nila. Currently, mga kabatak, nandito tayo sa Milaor. So, hindi na tayo dadaan ng Naga. Dito tayo dadaan sa Pili kasi traffic daw sa Naga dahil umuulan. Tapos, madaming mga truck. Dito tayo, kakaliwa tayo dyan. Pero dapat yan kanan kasi nilampasan na namin eh. So, parehas lang sila ng layo, 32 kilometers lang parehas. Pero dito na tayo sa walang traffic. So, sa mga taga-Naga, sorry, hindi na kami madadaan.
Ito yung pinakabayan ng Pili. Tapos pagdating dyan sa highway kakanan, mga around 20 kilometers na lang tayo, nandun na. Ah, hapdi na ng puwet ko, may kalyo na. Yan, dito na yung highway mga kabatak. So kakanan tayo dyan, papunta na ang Pili. Yan, kanan, ah, papunta pala ng Ocampo. Tiwi, tiwi, dito. Oh. Sige. Kung gusto nyo na mas mabilis na daan, diretso pa Legazpi kami, dito kami kasi mas maganda view dito. Kasi dito, okay. Punta pa kayo sakay, no? Dada kayo sakay. Malalaman na lang pagka ano na. Dito kayo pa kayo. Tara. Yan, dito na tayo sa Ocampo. Bali, may subscriber tayo dito, si Sir. Noel. Noel, yan. Dito sa kanila. May tinda silang purified ice yata. Yan, may abot daw siya. Thank you. Salamat po. Ang laking tulong nito, bigas. Pangkain namin. Pangkain namin sa mamayang gabi. Mamayang gabi tsaka bukas. Hanggang bukas na to. Thank you, Sir Noel. Thank you. Thank you. Iriga yata yan or ayun ang iriga. Hindi ko kabisado dito eh. Di ba ako na pag-research? Pero ano ba yan, Dan? Iriga. Mount Iriga yung view natin ngayon. Around 5 kilometers na lang kami. Nasa tutuluyan na. Ah, napagod. Bayan ng Ocampo, mga kabatak. Oras natin, alas 6. So, mga 3 kilometers na lang nandun na tayo sa tutuluyan natin. Tingnan natin kung maganda. Bali, may pinasukan kaming maliit na iskinita. Ganito yung itsura. Papasok to ng The Palm, doon tayo matutulog ngayong gabi. Pinaunlakan nila tayo na bigyan ng accommodation, The Palm Resort. Maraming salamat po. Pakita ko sa inyo. Hi! Goodbye to my vlog. Patapos na yung video ni Danny. Hindi na siya welcome. Nandito na tayo. Bataka na, bali, nandito na tayo sa The Palm Resort. Nalaspag si Danny. Pero nakabili na kasi kami ng pagkain kaya medyo late na. Ito yung room na pinahiram sa atin nung mayari. So yan, mamaya, videoan natin ng maayos. Tapos sa labas, napakaganda. Sobrang fresh, no? Oo, as in, parang may ADV pa yata sila dito. So time check mga kabatak, it's 7:36. Nandito tayo ngayon sa The Palm Resort. Bukas na natin kukuhanin tong resort. From Barangay Hall kagabi, ngayon resort naman. So ganun lang, ito yung ating gagawin ngayon. Gagawa tayo ng mainit na tubig, magkakape lang ako. And syempre, thank you sa Bakal Bike. Bakal Bike din yung gamit nating t-shirt ngayon. Tapos ganito yung ginagawa namin pag nagkakape kami sa mga campsite sa loob. Yan, buo to na beans, coffee beans. Tapos i-grind mo yan, iikutin mo lang. Pag lumabas yan, yan na, ground na siya. So ganyan yung discarte natin. Tapos eto naman, kanin. Mamaya, salang natin. Tapos bumili na kami ng lechong manok na lang. Galing to kay Idol Ira Lopez. Maraming salamat, Idol. Thank you so much. Tapos noodles, tsaka kung ano pa yung mga makakain natin hanggang bukas. So bukas kuhanan natin yung mga activities na pwede natin gawin dito. Tapos yun lang. Ano pa ba? Wala na. Ano ako masabi, si Danny naliligo lang. Tapos maya maya kakain na rin kami. So luto muna tayo katulad ng dati. May isang mensahe man siguro kung iiwan sa inyo sa ating episode ngayong araw, yun ay hindi talaga lahat aayon sa plano mo. Pero minsan, ang hindi magandang sitwasyon ang nagtuturo pa sa atin upang pahalagahan ang mga maliliit na bagay. Mga bagay na hindi mo namamalayan na diyan pala nang gagaling ang iyong tunay na kaligayahan.
This is Lem Official at maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating episode na to. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng ating Philippine Loop kung saan plano nating ikutin ang buong Pilipinas gamit ang ating bisikleta.